tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. So welcome back. You're still here on Napalm, your new All Pinoy Alternative Music Program with our guest artist of the week, Bandang Lapis. Okay, so let me introduce or give a little background to everyone what Bandang Lapis is. So it's an alternative rock band. Bandang Lapis make their mark for their trending hugot songs. With each track they make, they assure that their listeners will be able to relate as they draw inspiration from their own experiences. So, or sometimes they write based on what they witness on TV shows, just like their track Pagsisisi. As their songs are mostly sad love songs, this has caught on the hearts of many listeners. In fact, their music have gained a total of 8.5 million views because of their relatable hugot themes. To add to that, their single Kabilang Buhay has also reached Spotify's viral 50 charts, a proof that their hugot tracks are loved by many listeners. So let me introduce to you the members of the band Bandang Lapis. So for lead vocals, it's John Lester Abanyo. For bassist, it's Ryan Paul Maranga. The drummer is Leandro Repuno. Acoustic guitarist, Ivan Arsenia Morales. Lead guitarist, Mark J. Nievas. Keyboardist, Jomari Gabriel Luna. And guitarist, Lin Ray Beltran. Simula po talaga sa kaibigan din po namin. Nag-booking to what? Kung ano yung pinakamasasakit na nangyari sa pag-booking. Kami po sinasabi, napaka-open po. Iwan, inaasa. Tapos siya po nag-gimmick. Tapos siya nagsalita na, ako nga namatayan ng cellphone. Nangyari po ito. Kasi po yun, hindi niya po alam na gagawa din siya ng kanta ni Mac. Kung nalaman niya po yung kanta na yun, nalaman. Kasi po, namatay po. Ganyan niya, nagpapasalamin. Kaya po nagawa yun, ang kapilang po. Saan ang bata? Maraming beast. Beast talaga to sa ano? Beast talaga to sa totoong pangyayari. Opo, talinga niya po, napakaraming pangyayari na bigla-bigla na lang siyang tutustod na di namin alam gabing-gabi nagpaparamdam po siya, nakatambay po kami tapos mulat po kami patay yung phone kasi wala po talagang ano, bigla po siyang tumugtog sakto po yung pinagkomentuhan namin kung paano po namin nakarap sa untang kabilang buhay. Napaka ano niya po. Tama na po, bali po, kaya po Bandang Lapis kasi ano po, parang lahat po kami sa idol yung ano, Eraserheads, parang sinunod po namin yung pangalan. Tapos. Okay. So, I think kami, right, well, you know, medyo mature na kami, adults na kami when it comes to music, but we are very much fascinated about how you have your, you know, how Bandang Lapis actually plays its music, no? So, ganyan po, nagsimula po kami sa talaga. Pa-jamming-jamming lang sa isang kanto. Then, tawag-tawag lang kumakapit mo kayo ganun. Then, ang kasama, mapag-desisyonan namin na magbuo ng banda. Una, kami dalawa is itong basis namin, tsaka ako, galing kami yung pitch. Then siya, sumasali siya sa singing contest. Tapos sa mga spoken and drop. Tapos itong dalawa is magkabanda na po talaga si Bandang. Then, nung nangyari po, decisionan nila na ano, magbuo ng isang banda. Then po, hindi po madali sa office, marami kami pinagdaanan na struggles. Kumbaga, daming kontra, daming mo dapat sacrifice. So, talagang pinusura talaga namin yung passion namin. Yung isang marketing namin ko kasi. Dahil sa mga supporters namin. And ako, to be honest with you, I you know, yung Kabilang Buhay, when I heard about it, parang it's like ano eh, may professional arrangement na ginawa, lalo na sa the way the voice of ano of John Lester Abanyo, yung interpretation niya. Pinaka memorable performance pa namin is yung ano, yung
nagbalak po kami dati kasi dati po parang alanganin kami sumali sa mga Battle of the Bands na music. Tapos yung ano, yung nagkataon po nun, sumali po kami, first timer namin, pero ano po, nag-champion po kami nun. First time namin sumali. A question, anong difficulty na encounter nyo? Medyo, kasi nabanggit mo, merong parang sabi niya, alanganin. Gusto niyo sumali sa Battle of the Bands, kaya lang sabi niya medyo parang alanganin kayo. Anong challenge yung medyo na-encounter niyo nun? Ano po? Sa pagsali niyo. Bakit parang nag-alam? Kasi po, ano po dati po talaga, hindi po kami nag-focus sa mga ano. Focus po kami sa mga original songs. Bali, syempre kung mga Battle of the Bands, paano nang pagalingin sa mga cover songs. Pagalingin ang areglo, gano'n. Okay. Ayun po yung judge. Okay. Pero, ano po, parang sinanay po namin yun, parang inasa po namin. And then, pero focus pa rin po kami, pinalalaban po namin sa battle yung mga original songs namin. Po kami nakalala nun. Bali, puro original songs po yung laban namin sa mga Battle of the Bands. Hindi po kami nag-focus sa mga cover songs. Nahayaan po namin sila mag-cover, pero kami original po pa rin. Kung ano po, talaga, kung para po talaga sa Diyos, pagtalangasan, pag-ibig, Diyos, kalitasan, mga lahat ng pagkakamali po na pinag-isisiyan natin, yan po yung meaning ng kanta na yan. Yung trabaho po kasi ang din ng buhay, pero yung passion mo, yung hiling mo, yun yung hindi mo may iiwan. Kasi kahit ano man may trabaho, pero kung hindi mo gusto ang yung passion, trabaho po kasi ang gym ng kuya. Pero yung passion mo, hiling mo, yun yung hindi mo may iiwan. Kasi kahit ano man may trabaho, pero kung hindi mo gusto ang yung passion, apo nandito so, ako. Paano ginagawa niyo? So, halimbawa, for the whole week, paano yung ginagawa ng paraan niyo? Tuwing kailan kayo nagpapaalam ba? Or weekday ng gabi? Paalam pa ay bisis. Pag gabi, wala pong problema. Pero pag mga officers, pero pinapaalam. So ngayong pandemic, paano yan? Ano, puro online muna kayo? Oo po. Puro online lang po yung mga namin. Interview, gano'n. Live. Oh. Speaking of, ano? Baka masita tayo, wala pa yung social distancing. Okay. Sige. Charlie, you have any questions for So, actually, meron akong kay Leandro, no? Yung, just like to know, I think Bandang Lapis is about to break through very soon. Kasi, based dun nga sa binasa natin with their introduction kanina na nakaka, they have a very good following na. Tsaka medyo malakas na yung viewership nila, even on Spotify. Ano, bali, hindi ko po kasi sa totoo lang po talaga is di namin talaga po iniisip na nagbanda po talaga kami, di namin iniisip na sumikat kami, ganun. Yung ano lang gusto lang po talaga namin is naparanip namin yung music namin, yung mga kanta na ginawa namin. Mapasaya lang namin yung mga tao kahit at di kami sikat, okay na sa amin. Magsaya namin sa lahat. Ayun po, ano po, ang advice lang po namin sa kanila is siyempre ano po, gusto po talaga nila yung gagawin nila kung gusto po talaga nila mag-banda is pag po nilang isipin yung mahirap, kumbaga isipin po nila na kaya nila para mas ano po, mas magawa nila ng tama yung mga ano, mga gusto nilang gawin. And then syempre lagay po nila sa puso, dasal lang palagi, syempre sa Panginoon para tulungan po na syempre magawa nila ng maayos and then mapag-aralan nila ng maayos. Ay, magawa nila ng maayos and then makuha nila kung ano yung gusto nila. Anong garan po? Ang gusto ko lang i-comment based dun sa dalawang napakinggan nating original song ni ano, no? Ng Bandang Lapis na yung original song nila, of course, na Kabilang Buhay, tsaka yung Pagsisisi.
I'm really impressed with ano, with of course the lead vocal, si ano, si John Lester. Parang alam mo yung na, nung na early 90s nakikita ko sa kanya yung si Bamboo ng River Maya. Kasi nung kumakanta noon si Bamboo, nag-i-start pa lang yung River Maya. Old River Maya. Oh, yung Old River Maya. Nilalaro niya talaga yung lyrics eh. Yung ibang banda, I mean, I have to say, ibang klase yung boses dun ni Bamboo. And the way he sings those songs, those lyrics, kakaiba sa ibang banda. Nilalaro niya talaga, and it make, pagka pinapakinggan mo, kala mo mahirap, pero pag nakikita mo siya, pinaperform niya, natural sa kanya. Nakikita ko yan kay, ano, kay Lester. Kaya niyang laruin yung kanta, yung lyrics, na ibang klase ang maganda ang kinalalabasan. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.